At ito na nga yung part 3. Ito nga, kita-kita ka ng dalawa kong mata. Pag rin ulit, nakikipagbandingan kay Booking Amayu. Ito na nga pala yung huling araw na mag-i-stay kami dito sa bahay na to. Ito na yung huling araw namin na libot. Kaya nga si Mama, isinusulit na yung pagkain. Pang isa-isa ko nga sila pinagmamasdan. Ayun, sobrang saya nga lang talaga ako. Kasi nga, hindi ko naman talaga inaasahan na may dadala ko sila dito yun. Naniniwala nga ako na may kasunod pa to. Tara na! Pag nga di pala kami umalis, o alam na saan ako nagpunta yan. Yan ang gamit ay nasa labas na, pero tinignan ko pati baka kasi mami ay may naiwan. Tapos umilip na nga di pala ako dito sa ilalim. Kaya naman pala kayo umalis na ako. Labas na nga di pala ako ng bahay at ako na nga lang yung mag-isa. Lakad, 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 lumakad, lumakad. At tumalo na nga ako. Sumilip na nga di pala ako dito sa baba at ayun na nga sila. Tinignan ko na nga di pala itanawin mula nga dito at ayun niya yung makikita yun. Tama nga ligi naman ni nanay na endibangan kami. Kung hindi, tatakasan namin siya. Joke lang. Ay pagpismab na nga di pala ako dito sa dalawang caretaker na to at napapanood niya doon nila yung mga video ko at dito nga pala sa drive-in namin. Dala-dala na nga pala ni Papa iba namin gamit at ilalagay na nga doon sa sasakyan nila. Oops, story time nga lang pala muna. Pag nga pala yung araw na pagpunta namin dito, sabi ko na kay Mama na magbabaon niya kami ng ulam. Pito nga sa kanya na yung umagahan niya namin pag minadala niya ang karinderi at doon na lang kami kakain. Kaso nga hindi nga pumayag, magluluto na nga lang daw para nga doon makatipid. Ayun, nakita niyo nga sa video ko, nasa gilid nga lang pala ng daan kami kumain. Ay sila pala, hindi nga pala ako kumakain ng umagahan. Ito tanghalian na tapunan niya pala namin doon nga pala sa pinakabahay. Bumili na nga sila ng mano at iginisa na. Kaya pagdating nga namin sa tutuluyan namin ay lulutuin na lang. Niluto nga pala sa manok na yun, adobo sa kasi ng palukan. At yung laman loob naman isinaog nga sa sopa. Sa iklingan ng aking kwento, nandito na nga kami sa una namin pupuntahan. Dito nga pala ako pumeso sa tabi ng pintuan para nga makababaho ka agad. Ito nga nagiging isang problema sa pagkuha ko ng video yun. Kaya nga din naubos yung space ng memory ko. Mga kala mo nga na-stop mo nung pala nagdire-diretso. Kaya ayun, minsan ko ano-ano yung nakukuha na. Tulad nga nito, hindi ko alam kung bakit pa ako huminto dyan eh. Nagsuta nga din pala ako ng balanggot para di lamagin yung utak. At itong isa nga namin kasama, tamang live lang sa Facebook. Nagpipicture-picture na nga din pala dito sa labas. Dito naman sa gilid, nakalagay na nga kung saan ngayon tamang daan. So yan nga yung mga ilan sa makikita dun sa loob. Binilang ko nga pala muna tong pero ko at magbabayad na nga kami dito. Bali nga magkulang, wag lang sumobra. Sabi ko nga dito sa mga kasama ko, sumunod na nga sa akin. Tapos sinibot ko na nga din pala dito sa nagbabantay itong ticket namin. Ay, madami nga kami, diniscount na nga yung para sa akin. Tapos nag-discount pa ulit ng isa. Reporting nga kami, ang binayaran lang namin ay 12 na tao. Para nga sa paninigurado at wala kang dayaan. Isa ko na nga sila pinapasok at binila. Hindi na nga napasok yung iba kasi nga do, ang mahal nga doon ng entrance. Sumama nga sila, edi sana na libre ko sila. Sabi ko nga kahit nga medyo ganun kamahalan nga yung entrance. Kaka ko nandito sa Baguio eh, para nga maglibot-libot. At huwag na nga din sasakay pagkakataon makita ng mga tanawin dito. Ano na nga lang kung lahat nga nalibutan dito eh, may bayad na. Ano yun, doon na lang sasasakyan tapos mag-cellphone na lang. Kararoute niya pala dito sa bisita namin. Ay. Oh, ayan, pinagbabawala kaya huwag mong gagawin. Papasok na nga kami dito ng isang mga bambu-bambu. Humingi na nga pala ako dito ng barya kay Wayne at may paglalagyan niya ako dito sa may parang kubo yata to. Tignan nyo naman yun, ang dami ng ambarya. Kaya babalikan ko yan. Joke lang. Nabukod ko na nga din palang ugain tong kawayan at ang tibay, pero isa naman na to, eh medyo malala. Malayo naman ang tanong ng kapatid ko na to yan. Kaya hindi nga siya nakatingin, dinilaan ko, tapos bigla na lang lumingo. Nung medyo papalayo na nga kami, liwa kanan, pababa, tapos pataas na nga na daan. Kaya nga kami nalilito kung saan nga kami pupunta. Eh, kaysa naman nga kakabumaba kami magpipicture lang doon. Tapos tataas na naman, eh lalong nakakapagod. Nga eto, pinili na lang namin na tumaas. Medyo tumatanda na nga kayo mga tuhod namin eh rumurupok na. Lip ko nga din pala yung parang kuweba na to at may nakatira nga dong karago. Mga nakalito yung ipin niya. Saan nakatutok sa kay camera? Eh biglang sinaro. Nakasama nga lang pala dito si Papa sa kay dalawa kong kapatid. Pag nagpipicture-picture niya sila doon, may pupuntahan niya pala muna ako dito at sinilip ko pa nga lang, eh pipiso pa lang yata yung laman. Kaya nga din pala kami dito nakita mga upuan na pabilo. At hanggang nakarating na nga kami dito sa pandemic healing memoria. At yan nga yun. No? Inabutan nga din pala namin dito na may mga nagpipicture nga din. Paligid niya nito, may mga upuan niya din pala na gawa nga sa bato. Tinangalang, may nakapag pang ako 5 piso kaya nilagay ko na nga dito. Ito palang pandemic healing memorial ay dinededicate mga frontliner na namaaram during pandemic. Diyan mga kami susunod na pupunta sa Mirador Peace Memorial. Ngayon matatagpuan sa pinakatuktok nito. Kailangan walang mapapagod. Pero pwedeng ingalin. Nadaanan nga pala kami nito. Kumuha na nga pala ako nisa sa kakahinipan. At syran, tingnan nyo naman yung tanawin dito yun. Sa wakas nga sa haba-haba nga namin ang nilakad ay eh, nakarating nga din kami sa pupuntahan namin. At dahil sa sobrang dami nga nagpapapicture hindi nga kami makasingit. Dito na lang kami sa pinakataas nagpicture-picture kasi sa mga background na yan. Hindi na nga din pala kami magtatagal kasi nga may mga pupuntahan pa kami at magagawal na kami sa oras. Bilis-bilis na nga din pala ako tumatakbo at gugulatin ko nga tong si Mama kaso naman hindi nagulat. Busy kasi cellphone. Para nga daw hindi mainip ang ginawa nga pala nila naglakad-lakad nga daw muna. Kompleto na nga kapit nandito na nga lahat sumakay na nga ulit kami dito sa van. Kakasakay nga lang ito bababa na naman. Sisyon lang kasi namin ang magpahinto na lang dito at mapakahaba nga ng traffic. Fiber nga pala namin maghahanap daw muna ng para dahil. Talagang nandito nga sa Baguio kailangan talaga masipag ka maglakad. Kapala kami sa Men's View sumunod na pumunta. Pagbabago na nga din pala
pala dito. Masok lumabas sa parit-parito ay okay lang ngayon kasi may bayad na. Wala magparit-parito, ako hindi mauubos yung pera mo. Bayad niya pala na yun, ginagamit niya pala nila para sa environmental. Kahit niya ganoon nakakadami tao sa sasakyan dito nga sa Baguio. Panahon niya napunta namin dito hindi nga masyadong mahangin, talaga mararamdaman mo pa din yung lamig. Ate, huwag kang gagalo, baka tumakbo yan. Yung talaga pinupuntahan dito sa Mindsby, ito nga pinaka nasa likod. Totoo nga lang, hindi nga pala ako pumipesto dito sa gilid kasi nga natatakot ako. Ipat nga pala ako ng pesto at palilisi ko nga to si kuya kaso nga hindi ko siya kilala. Ito na lang yung babae na to. Pagtingala ko nga, si Wena naman pala. Ito nga dahilan ko bakit nga ayoko pumipesto dun sa gilid para nga kasi kako kung malalaglag. Yun bang hindi ako nag-iisip ng maganda sa mga kako? Gumuho. Patingin nga pala ako sa gawin niya at unti-unti ko nga sinubak nga ka kung may nakikita kong tao na kumakaway. Ka naman taong nakasabit sa puno. Habang busy ngayon lahat, ito naman sa ate, busy-busy din sa pagkawal sa sarili niya. Ang ayat ang hindi naganda, kaya napagkamot ng ulo yun. Nakaguluhan niya pala dito ipitakan ni Buking Ama, ang laman niya ay 50 peto. Nalaglag nga to, buti nakala sila Fingerheart yung nakapulot. Napulit kasi ni Fingerheart yung ano ni Buking Ama yung pitaka. Ngayon alalang alala, tingnan niya yung mukha. Oh, ayan, oh. Masaya. Wala sa akin. Din muna tayo, mag-picture muna tayo doon. E, teka lang, iyaano ko, report ko nga kasi yun. Mamaya na, madali na lang ngayon. Bakit? Rasa ba? Gawin ko sa'yo. Layo na, picture muna tayo. Mamaya maalalahan. Oh, yan. Re-report ko nga. Tapos nga, pag-alalan ni Buking Ama na nabalik nga sa kanya pitaka niya. Dumiretso nga kami dito sa gilid kasi nga may mga sinusuot-suot dito. 30 nga lang na may upa dito, so nabukan na nga namin. Nabit naman tong kwintas na araw. Paano maging liwanag nga tayo sa iba? Ito na nga di pala napili ni Kuya na ilagay nga sa ulo ko. Gilid nga lang di kami nag-picture-picture dito, tapos umalis na din. Tapos napansin ko nga itong labi ko, hindi ko alam kung ano nangyayari, basta kasi siya ay natutuyo. Pupunta na nga kami sa Good Shepherd para nga bumili ng ube, minamit nga pala kami dito isa naming followers. Chat niya si Buking Ama, itinuro nga sa kanya yung location namin kung sa kami matatagpuan. Ang tuwa nga siya, yun ang na-meet niya ngayon, Papa Burst Squad. Ito nga, nagabala pa nga siya bumili ng pasalubong para sa amin. Ito, napanood yung i-vlog na ate, grabe naman talaga yung effort niya, nahanapin niya kami. Yun niya talaga siguro. Nagaano man nakakapagod. Kaya naman, napapagastos. Baliwala lahat niya na ngayon, ang importante nga, ay nakita nga sa personal yung pinanonood lang. Iba din talaga sa feeling na makita mo sa personal, no? Dito na nga yung last stop namin sa Strawberry Farm. So nga lang, dito na nga lang kami napunta sa mga gilid. Diyo, nagagawal na nga kami sa oras, baka gabihin kami sa pag-uwi. Kaya ko na nga din pala, bago nga pala kami bumaba sa Baguio, doon nga pala kami kumain sa inasal. Alam nyo ba lahat niya na kinain namin na yun ang may sagot? Ay, suwena! Kaya hindi nga kami nakabili ng pasalubong doon sa Mindsby at malayo nga'y pinaradahan. Naman, dito na nga'y pinakuli namin, dito na din kami bumili. Pero tatlong kahon niya pala'y binili kong pasalubong. Sunod yung ang vlog, malalaman nyo kung ano-ano yun. Uuwi na nga kami at ngayon niya wala na akong pera.